Ano-ano nga ba ang mga kailangang ihanda kung ikaw ay nagbabalak mag-tour sa Macau? Kung may balak ang mag-tour sa Macau, tama ang video na iyong mapapanood. Ipapaliwanag po isa-isa ang mga importante mong tandaan at ihanda kapag ikaw ay mag-tour sa Macau. Kaya kung handa ka na, halika na kaibigan, umupo ka na at manood para malaman mo kung ano-ano ang mga dapat paghandaan bago ka pumunta dito sa Macau. Pero bago natin umpisahan, pakipindot naman ang like at subscribe at i-bell mo na rin para updated ka sa aking channel. Macau is now open for all foreign inbound travelers. Tama, pagkatapos ng halos 3 taon, muling nabuhayan at nagbabalik sigla ang turismo sa Macau. Sa pagbaba ng kaso ng COVID-19, binuksan na ng Macau ang lahat ng borders para sa lahat ng foreign inbound travelers. Dahil isa ang Pilipinas sa mga malalapit na bansa sa Macau at dahil isa rin ito sa mga bansang marami na nagtatrabaho dito, ay patuloy ang pagpapaalala ng ating Philippine Consulate in Macau para sa ating mga kababayan na nagbabalak bumisita dito sa Macau na mangyaring sumunod sa mga batas at alituntunin ng Pilipinas at ng Macau. Ito'y para sa ating mga kababayan upang hindi mabiktima ng mga travel modus at job offer scams. Ano-ano nga ba ang mga kailangang ihanda kung ikaw ay nagbabalak mag-tour sa Macau? Una sa lahat, syempre, sarili mo. Prepare yourself. Kapag mag-tour ka sa Macau, asahan mo na ang madaming pasyalan. Nagbukasan na lahat ang mga museums, parks, World Heritage Sites, temples, lumang simbahan at magagarang hotels. Ang ganda sa umaga ay ibang iba sa ganda ng gabi, kaya siguradong buong araw ang pasyalan. At kapag madaming pasyalan, kailangan mahabang lakaran. So you need to be healthy and strong para hindi sayang ang biyahe mo. 3 to 5 days tour seems to be not enough, kaya mas mahabang araw ang paghandaan ay tumpak na mas enjoy ang pasyal mo. Pangalawa, passport. Siyempre, kahit saang bansa ka pumunta kapag lalabas ka na ng Pilipinas, kailangan ng passport. But what I mean is, when you plan to travel abroad, your passport validity should not be less than 6 months. Bakit di na ba pwedeng mag-tour kapag less than 6 months? Pwede, pero para iwas aberya kapag naabutan ka ng expiration sa ibang bansa dahil mahirap mag-renew ng passport ang isang turista kapag nasa ibang bansa. Pangatlo, pera. Money is all that matters. Pocket money and show money. This is a proof of your financial capacity. Under Macau Executive Order No. 167/2021, tourists visiting Macau are required to present proof of financial capacity for the duration of their intended stay. According to the law, those who intend to stay in Macau for up to 7 days are required to show proof of financial capacity in the amount of 5,000 Macau pataka. Kung i-convert natin ito sa Philippine peso, sa palitan ngayong Marso ay mahigit 30,000 pesos. It is because the presumption for a tourist in Macau is to spend money. Alam nila na may pera kang turista. You stay in a hotel, you travel, and you buy stuffs. Masarap ang mga pagkain dito at mura pa, kaya siguradong mapapagasto ka. Bet ko, sulit at mabubusog kayo. Maraming nagsasabi na nag-tour na dito na hindi naman daw sila hinahanapan ng show money. Hindi naman talaga ito hinahanap sa lahat na pumapasok, pero dahil sa ito ang batas na nakasaad sa Macau, ay baka maari nila itong hanapin sa'yo at kahit papano ay nakahanda ka naman. Who knows? Minsan, may mga aberya na kailangan nating paggagastusan na wala sa budget. Kaya mainam na yung nakahanda ka. Wow Scout Moto says, always ready. O, mas masaya, diba? Pang-apat, hotel booking. Law against illegal accommodation under Law No. 3/2022, visitors authorized to stay in Macau for 90 days or less must stay in a licensed hotel establishment under strict conditions provided in the law. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ay dahil marami sa mga turista ang pumapasok sa Macau at kumukuha ng flat para tirahan at gawin itong inbound transient house. Hindi ito directed sa mga Filipino,
dahil gawaan ito ng ibang lahi. Ginagawa nila ay pupunta ang isang grupo sa Macau para magkasino o magpart-time nang walang work permit para hindi gumasto sa hotel accommodation ay mag-rent sila ng isang unit ng flat. O diba mas tipid? Pag maubos ang visa nila ay tsaka lalabas na ng Macau at papalit naman ang ibang grupo. So this law was passed. Ayun tuloy, pati turistang Pinoy ay nadamay. Dahil aminan man natin o hindi, most of Filipino tourists are accommodated by friends if not relatives. Paano naman kapag kamag-anak ang papasyal dito sa Macau at meron naman akong boarding house na pwede nilang tuluyan? Kailangan pa bang gumasto sa hotel for accommodation? Well, this is the exemption to the general rule. Unless the visitor is an immediate family of the non-resident worker, in which case the visitor can be accommodated by the relative non-resident worker, falls under the exemption of offering hospitality to a relative. Pero kung mag-hotel accommodation ka, mas masarap, mas masaya, you will experience a real journey of luxury in a prestigious hotel. And this will be worth remembering. Panglima, travel ticket. As a tourist, you are ready to prove to the immigration officer that you do not have any intention to stay longer beyond your intended stay. Ang return ticket mo ang patunay na ikaw ay nakahandang umuwi matapos ang araw ng pagbisita sa Macau. While the Macau immigration will give you the initial 30 days free visa and somehow again will give you an extension of 15 days and another 8 days after. Pero ito ay kung sakaling ikaw ay mga ilangang manatili sa Macau dahil sa mga hindi inaasahang pagkakataon. At ang panghuli, this is not a requirement but as a reminder. Be a tourist, not a job hunter. Entry permit for work purposes. Under Law Number 10/2020, persons who enter Macau as tourists are prohibited from obtaining a non-resident worker's permit. Foreign workers who intend to work in Macau must possess an entry permit for work purposes prior to entering Macau. Kapag turista kang papasok, turista ka lang. Bawal mag-part-time, bawal magtrabaho nang walang work permit o kaya blue card. Blue card, tawag namin sa ID na ini-issue sa isang foreigner na legal na nagtatrabaho dito sa Macau at siya'y tatawaging non-resident worker o isa ka ng OFW kapag meron ka na nito. Kung nakaprocess naman na ang papel mo either sa Pilipinas o dito sa Macau, dapat may hawak ka ng entry permit for work purposes kapag lalabas ka na ng Pilipinas at papasok na ng Macau. Mariing ipinagbabawal hindi lang ang gobyerno ng Macau kundi pati rin ang gobyerno ng Pilipinas ang paghahanap ng trabaho ng mga turista dahil ito umano ang sinasamantala kaya marami ang nabibiktima ng trafficking in persons. Marami sa ating mga kababayan ang nagpupunta sa ibang bansa bilang turista. Nasasimula ay napapangakuan ng mga magagandang trabaho at mataas na sweldo pero bandang huli ay walang trabaho o kaya ay bagsak sa mga forced labor at trabahong walang sweldo dahil hindi ito protektado ng ating estado. Well, hindi naman ito nilalahat. There is another story in the other side of the ring. May mga nakakahanap nga naman ng magagandang trabaho at mababait na employer sa direct hire o sa mga job hunters na turista. But the bottom line is, this is not the legal process to follow. In my personal opinion, dito sa Macau na hindi naman talamak ang abusive employers o kaya hindi naman ganon kadami ang labor cases kumpara sa ibang bansa, this law is not conclusive. Dahil marami pa ding mga turista ang nakakahanap ng trabaho. Lalo ngayon na demand na naman ang manpower because of the fact that Macau is improving in its tourism industry. Nonetheless, I urge you my friends na kung gusto nyong magtrabaho sa Macau ay dumaan kayo sa regular deployment procedures mandated by DMWPOEA. Dito, protektado ka. Dito, wala kang talo. Apart from these requirements in the immigration of Macau ports during entry, maaring iba din ang pagdadaan ng interrogation or assessment sa Bureau of Immigration sa Pilipinas kapag lalabas ka bilang isang turista. Pag-usapan natin ito sa susunod kong video. So, ano pang inaantay nyo? Halina kayo at mag-tour na sa Macau. Sabihin nyo lang, tour guide nyo ako. Kaya Pinoy, mabuhay ka. O ikaw, anong opinion mo? Sige nga, i-comment mo at pag-usapan natin.